よう皆さん、こんにちは。Welcome back dito sa aking channel at yon, ito yung last part ng aking pamamasyal dito sa Den Park. So, andito ako ngayon sa Floral Place. At nandito yung bilihan ng mga omiyage or souvenirs. And syempre, meron ding mga snacks at iba't ibang mga foods na pwede mong mabili dito. So, makikita nyo yan maya-maya lang. Pero bago yon, tara, pumasok muna tayo doon sa loob ng Floral Place. At samahan nyo ako, tingnan natin kung anong meron doon. So, dyan sa may left side, meron dyan parang isang maliit na photo museum. And papasukin din natin yan maya-maya lang. And dito sa right side, andito naman yung mismong entrance ng Floral Place. Kaya tara, pasukin na natin. So yan, andito na tayo sa loob. So tingnan natin kung anong meron dito. Para siyang isang maliit na village. At yun, habang naglalakad-lakad tayo dito, syempre as usual, meron ulit akong isang importanting topic na gustong i-share sa inyo. So nabanggit ko na to dun sa aking last video. At yan, nandiyan nakikita nyo sa screen kung ano yung last upload ko. So, sinabi ko doon yung mga attitude na ayaw ng mga Japanese pagdating sa trabaho. At sa video na to, yung kabaligtaran naman yung isishare ko sa inyo. So, pag-usapan naman natin ngayon yung mga attitude na gustong-gusto ng mga Japanese. So, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin in general. So, magbibigay ako sa inyo ng limang attitude na gustong-gusto ng mga Japanese. And yun, simulan na natin. Okay, ang number one is yung respect. So, para sa mga Japanese, sobrang mahalaga ng respect or yung respeto. Lalo na sa mga matatanda, sa otoridad, at sa mga matataasang posisyon sa lipunan. So, gustong-gusto nila yung mga taong may magandang asal o pag-uugali, yung nakikitaan nila ng kagandahang loob at yung mga mapagpakumbaba or yung mga humble na tao, at talagang mahalagang aspect of social interaction yun para sa kanila. Kaya kung mabibigyan ka ng opportunity na makapagtrabaho dito sa Japan, always be humble. At panigurado, hindi ka magkakaroon ng bad image sa mga Japanese. Okay, next is yung gratitude or yung tinatawag nilang kansha. Gustong-gusto ng mga Japanese yung mga taong marunong magpakita ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga favors or assistance na natatanggap nila. Or kahit mga simpleng gestures lang, sobrang na-appreciate na nila yun. Halimbawa, kahit magbaw ka lang sa kanila pag may nagawa silang pabor para sa'yo, mapa-work-related man yan o personal favor, enough na yun. Sign of gratitude or pasasalamat. Sobrang mapagbigay at matulungin ng mga Japanese. Kaya once na magkaroon ka ng problema or humingi ka ng tulong or power sa kanila, talagang hindi ka magdadalawang salita at tutulungan ka talaga nila. Kaya once na tinulungan ka nila or may binigay sila sa'yo, huwag mong pakakalimutan na ipakita sa kanila na na-appreciate mo yung tulong or yung mga bagay na ibinibigay nila sa'yo. At simpleng arigato gozaimasu lang, okay na yon. Ma-appreciate na nila yun. Okay, yung next is yung humility or yung kababaang loob. Sa Japanese culture, talagang hinahangaan nila yung pagiging mapagpaumbaba ng isang tao. So, ayaw nila or talagang negative impression para sa kanila yung pagiging mayabang or yung arrogante or yung pagiging mapagmataas. Normally, ang mga Japanese mainhin, tahimik lang at ayaw nila na makagawa ng mga bagay na kapansin-pansin or yung magdodraw ng attention sa ibang tao. Kaya syempre ayaw din nila ng mga tao na merong ganong klaseng attitude. So makikita at mapapansin mo talaga yan sa kanila, lalo na sa mga public places, no? Once na may nakita sila or may marinig silang isang tao na maingay, talagang iiwasan nila yon at lalayo talaga sila. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na medyo may kaingayan sa labas, kailangan mong matutunan na
kontrolin yung sarili mo. Kasi ikaw lang din yung mapapahiya at hindi magiging maganda yung impression sa'yo ng mga Japanese sa paligid mo. Next is yung perseverance or yung gambaru. So ang gambaru eh isang verb na ang ibig sabihin is to do one's best. Nag-e-emphasize siya sa hard work, sa determination, at sa perseverance sa pagharap sa mga challenges. So, gustong-gusto ng mga Japanese yung mga taong masikap at yung nakikitaan nila ng pagiging matyaga at matatag sa trabaho at syempre, kahit sa personal na buhay. So, syempre, ang main goal naman natin dito sa Japan is magtrabaho. Kaya, ipakita mo sa kanila na talagang matyaga ka at kayang-kaya mo yung mga trabahong binibigay nila sa'yo. So, for sure, magugustuhan ka nila at irerespeto ka nila. And last is yung hospitality or yung tinatawag din nilang omotenashi. Malalim ang ibig sabihin ng omotenashi para sa Japanese culture. Napakahalaga sa kanila na makapagbigay ng magandang serbisyo at yung anticipation sa pangangailangan ng iba and syempre yung maayos na pagtanggap sa bisita or sa client para ma-feel nila na sobrang welcome sila napakalaking aspeto nun para sa kanilang social interaction. And at the same time, ganun din sa business. At yan yung lima sa napakadami pang mga attitude at kaugalian na gustong-gusto ng mga Japanese. At para sa mga gustong makapunta, tumira at magtrabaho dito sa Japan, para sa akin, kailangan alam nyo ang mga to para maiwasan yung hindi magandang impression sa inyo ng mga Japanese and para maging maayos ang pakikisama nila sa inyo. Japan and Japanese people are very different sa Pilipinas at sa ating mga Pinoy. Kaya kung pupunta ka dito sa Japan para magtrabaho, syempre kailangan mong mag-adjust sa kung anong kaugalian meron dito, which is masasabi kong hindi naman mahirap gawin kung talagang importante sa'yo na maging okay ang pakikisama sa'yo ng mga Japanese or kahit ng ibang lahi pa na makakasalamuha mo dito sa Japan. So yan, sakto, nakalabas na tayo dun sa Floral Place. At tara, tingnan naman natin yung mga omiyage or yung mga souvenirs at yung mga snacks at iba pang foods na pwedeng mabili dito sa Den Park. So karamihan ng mga makikita natin dito is mga tinapay. Pero meron ding mga toys para sa mga bata at yung ibang mga souvenirs pa na pwede nyong ibigay sa mga kaibigan nyo or sa family nyo. So ang mga Japanese, mahilig silang magbigay ng mga ganyan, ng mga omiyage. Especially kung galing sila sa bakasyon or galing sila sa malayong lugar, bumibili talaga sila ng mga omiyage para ibigay sa family nila, sa mga kaibigan nila, at kahit sa mga katrabaho nila. Kaya sa halos lahat ng mga tourist spots or tourist places dito sa Japan, hindi talaga nawawala yung mga omiyage shop or yung mga souvenir shop. Thank you.
So yan, no, napakadami ng mga snacks, iba't ibang flavors at iba't ibang foods na pwede mong mabili dito sa Den Park. So maraming salamat ulit, Minasang, sa pagsama sa akin dito sa pamamasyal dito sa Den Park. Sana nag-enjoy kayo kahit papano, at sana nakatulong sa inyo yung mga topic na sinare ko sa inyo habang namamasyal tayo dito. And syempre, sa mga susunod ko pang video, gagawa pa ako or magsishare pa ako sa inyo ng mga topic na maaaring makatulong sa inyo, lalo na doon sa mga gustong makapagtrabaho at makapunta dito sa Japan. And bago ko tapusin itong video na to, baka naman pwede makahingi ng like at pa-subscribe na rin dito sa channel ko kung nagustuhan mo itong video na to. At ilalagay ko pa rin yung mga link ng mga ibang videos ko pa sa description sa baba. So para dun sa mga gustong makapag-apply ng trabaho dito sa Japan, gustong makakuha ng idea, panoorin nyo yung mga videos na yon, at sigurado ako na kahit papano, makakatulong yun sa inyo. Maraming salamat sa panonood, at see you again sa aking next videos.